Madre de Agua sa ating side yard. Pinagpuputol para may pakain sa ating mga baboy. Ito, Madre de Agua para sa ating mga baboy. Nag-harvest tayo ng Madre de Agua. Oh, ang dami. So, bibigay natin to doon sa ating mga inahen. At tingnan nyo itong mga bee. Ang dami rin Madre de Agua na na-harvest natin dahil sa sobrang lago ng ating mga Madre de Agua. Kaya titingnan natin. Yung bagong panganak, lagyan mo. Hindi ganyan kadami. Mabangis pa si ano dahil bagong panganak siya. Kapapanganak pa lang niya kagabi, October 24. So ito rin, ang daming Madre de Agua. Ayan na. Ito yung pakain natin sa kanila ngayong araw na ito. Doon sa kabila yan. Puro Madre de Agua ngayon ang merienda nila. Dati-dati, ikang ko, nagsawa na, tingnan nyo. Kadaming Madre de Agua. Ayan, oh. Ayan lang si Brittany. Ito, ibuntis na rin si Brittany. By November, manganganak na siguro itong si Brittany. Nagsawa na, kanina pa binigyan ng Madre de Agua ng kasamaan ko to dahil sa kasalukuyan ngayon, pinuputol nila yung Madre de Agua kasi malalago. So lahat sila ngayon, merong Madre de Agua. Mapabagong panganak, mga inahin natin na ano ito, malaki na rin ang tiyan nito. Marapit na rin mga anak ito. Si Aurora. So, kalalaki niyan. Dito ako nagsimulang yung tatlo na to. Napakalili. No, tatlong biik ito. Itong tatlong to. Itong si Aurora, si Brittany, at saka si Christina. Tatlo yan noon. Sa halagang 3.5 bawat isa, masyadong maliliit noon. Nabili ko to doon sa Bacolor. So sinubukan ko dahil nga sa halos pandemic noon, sinubukan ko mag-alaga. Ngayon, nung mga ilang buwan na, pinabreed ko na sila, yun, ng anak. Yung unang anakan nila, ang merong ng anak na 7, 6 at saka 8. Yun, tuwan-tuwa ako nun. Kaya tinuloy-tuloy ko na yung pag-aalaga ng baboy. At sa katuwaan ko, maraming bumibili dito sa amin. So, yung bake pa lang, noon, nagbenta ako ng 10 lang noon, 35,000. So, doon ako nainganyo na ituloy ko na yung pag-aalaga ng native pigs. So, yung kita, kung sasabihin ko sa inyo to, more than 6 digits, itong tatlo na to. Kung total natin, malaki-laki na rin ang isinampang pera sa amin nitong mga baboy namin na to. Hindi ako nakakapagparami nga ng mga inahin ngayon dahil nga bake pa lang, marami yung bumibili. Hindi natin mapahiya yung mga bumibili rito sa atin. Kaya ito ngayon, meron na naman tayong 10 biik. Ayun sila. Anim kay Donna at 4 kay Geraldine. So after 3 days nito,
mag-i-inject tayo ng ayon para kontrabansot. Ito namang ginagawa nating mga inahin ngayon, ito may dalawa, nasa breeding sila, pen. Ito yung dalawa, at pag nakastahan na to, hiwalay na natin sa bulugan. Bali, ang kabuuan ng mga hinahin natin yan, ito yung dalawang dumulaga, pati ito, yan. Marami rin Madre de Agung kinakaya sa ngayon. So, ito, dalawa, tsaka dalawa, dalawa to, bali, apat, and then yung dalawang ng anak, anim, at tsaka yung tatlong nauna, so meron tayong siyam na hinahin ngayon. So sana maparami ko pa rin ito dahil meron tayong gagawing inahin. Ito, 14 ang susun. Yung may kulay na parang polka dots na yun, no? Yung beak na yun. Halos isang buwan pa lang yun. Yun, tumakbo na yun. Gagawin natin inahin yun dahil maganda yung laki niya at saka yung suso. Titingnan natin kung magandang gawing inahin to. 14 ang suso niya. So ito, yung gagawin natin inahin na yun, siguro kung talagang papalarin, kung walang makakursunada, maiwan na yun dito. So, ayun lang po. Happy farming po sa inyong lahat.